Guys, magandang araw po. May kasama ko maganda. Ayun. Wow, ang ganda naman yan. Sino ba yan? Nakamas pa, no? Nakamas pa lang yan to. Ang ganda na. Nakamas pa yan eh. Kung tanggal pa yung mas yan. So, ngayong araw to, saan lang punta natin? Secret! Secret? Mamaya na i-reveal. Yes! Okay. Secret ba yan? Pero ang pakita natin kung sino yung mga kasama natin sa likod. Loaded po tayo, guys! Wait lang, wait. Good morning, Tetergram! Good morning, Tetergram! Ano muna, batiin natin sila siguro ng ano, Happy New Tol, Year. Tol, Gina! Minamahal po namin, Tetergram! Happy New Year! Ayan, guys. So, yung punta po talaga natin ngayon is... Blessing po, mga katipa. Tayo po ipapunta na, yan. Going na po yung ating sasakyan, mga katekra. So, update na lang po namin kayo mamaya pag nandun na po kami, guys. See you later. Mga minamahal po namin, katekra! At iyon nga Katekram, ngayon na po nabigyan tayo pagkakataon na ngayon na po mabless yung bahay po ng magkakapatid. Kasama po natin si Tito Lito, Pastor Lito. At kasama po ang buong pamilya, palakpakan naman. At syempre meron tayong special guest ang aking nga po, ang brother-in-law, Pone Alde. Happy New Year! Salamat po ng mga Katekram Kapone, isang mapagpalang araw at Happy New Year po sa ating lahat. God bless po. Pasaya lang eh, no? Nakapalapakan naman ang ating Pone Alde. Siyempre yung aking pinakamagandang ate nandito din. Sit Mary. Hello po. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless and Happy New Year! Okay. So, sisimulan na po. Merry Christmas and advance Happy New Year po sa bawat isa. So, isang masaya't pinagpalang araw po sa pamilya po. Nito at sa buhay po ng bawat isa. Kina Tito Cesar, Tita Lota, kay Kuya Brian, Kuya Enrico, Alexis, Jano and Crystal. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon binigay po sa akin sa araw na ito at isang malaking karangalan na maging kabahagi po ng sa araw pong ito para po sa ating pong house blessing and dedication na gagawin po natin. Na isang napakahalagang bagay sa ganitong pagkakataon na ginagawa natin dito para sa karangalan ng Panginoon. So magbabasa lang ako saglit nitong sa Awit 127 verse 1. At ganito po ang sinasabi, malibang ang Panginoon ang gumawa nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Ang lungsod na hindi ang Diyos ang siyang magsasanggalang,
walang saysay ang naroong nakatayong mga bantay. Tunay nga na napakahalaga na ang lahat ng anumang dinatanggap natin, buhay natin, kalakasan, resources natin, and everything, ito, itong regalong bahay ng Panginoon sa pamilya pong ito, Pamilya Suba, hindi po ito aksidenteng nangyari, kundi ito'y ayon sa nakatakdang plano ng Panginoon sa buhay ninyo, sa pamilya nyo. Hindi nagkataon bakit na nablog itong family ito ng TechRam, kundi po ito ay nakatakda lahat sa plano, sa layunin, sa kalooban ng ating Diyos. Walang aksidente sa mga nangyayari simula umpisa hanggang sa kasalukuyan sa mga darating pa na pagpa-vlog na gagawin po sa pamilya pong ito. And I believe hindi po ito nagtatapos sa vlogging lang, kundi ito'y considered na kapamilya po. Especially ang Manalastas family, I believe po na itinuturing na kapamilya ng bawat isa. So dito po sa binasa ko po kanina, tunay nga po napakahalaga na kilalanin po natin ang Panginoon na siyang tunay na nagmamay-ari ng lahat-lahat. Maging ang mundong ito, sabi nga sa 24 verse 1 ng awit, ang buong daigdig at lahat ng naroon may-ari si Yahweh, ating Panginoon. So, ginamit po ang TechRam para po magkaroon ng kaganapan na maituloy po itong bahay, maayos po, o may provide po ng Panginoon pangangailangan po ng pamilya pong ito. Pero syempre, dapat nandun po yung pagkilala lagi sa Panginoon na siyang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng ito. So may ginagamit lang pong mga tao, pero ang tunay na nagmamay-ari, walang iba kundi ang Panginoon. Buhay natin and everything, ang Diyos po ang nagmamay-ari, ang siyang nagpo-provide, nagkakaloob ng lahat ng yan at kinakailangan, ipakita po natin na tayo po'y nagiging mabuti at tapat na katiwala ng ating Diyos. Sa anumang pinagkakatiwala niya, simula sa buhay natin and everything, resources, talento natin, anumang kakayahan po natin, ilalanin po natin lagi ang Panginoon na siya yung dapat maparangalan at baluwalhati. And always remember na anuman po yung pinupundar po natin, anuman yung tinatanggap po natin, kapag yan ay hindi nagagamit para sa karangal at kaluwalhatian ng Diyos, parang wala, napupunta lahat sa walang kawalan ng kabuluhan. Ang Panginoon, di naman literal, di ho ba, na siya yung gumagawa. Ibig pong sabihin, bakit ho ganun na binibigyang diin po dito sa talata pong ito? Nangangahulugan, para maging ka-partner po natin, katuwang natin lagi ang Diyos, kinakailangan po na nandun yung pagkilala po natin. Umpisa pa lang dapat, pinagpe-pray po ang lahat ng yan sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa prayer, kailangan niluluto ang anuman pong pinaplano, iniisip po natin. Kung gusto nating magkaroon ng bahay, gusto nating magkaroon ng sasakyan, pamilya, ano pa man, dapat idinudulog natin lahat yan sa Panginoon. Amen po ba doon? At syempre, kinakailangan, bakit mo ba gusto na magkaroon ng bahay? Di ba napakaganda na kung magkaroon ng bahay, para saan? Para lang ba sa pamilya? Para lang ba may tirahan tayo? Di ba maganda po? Ito po yung magamit sa karangalan ng Diyos. Limbawa, itong tahanan pong ito. Di ba ang ganda na hindi lamang po sila tumira dito sa bahay na ito, kundi dapat napakaganda na ito'y magamit. Halimbawa po, magkaroon ng gawain, magkaroon ng kumbaga Bible study or cell group meeting. Ibig sabihin, maihayag ang kabutihan, ang kalwalhatian ng Diyos. Magamit sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian, magpapalawak po ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, yung lumaganap ang salita ng Diyos sa pamamagitan po ng paggamit po sa bahay pong ito. Meaning to say, hindi po nagtatapos na sinagot ng Panginoon ang anumang panalangin po natin, kundi ang panalangin ay pasimula pa lang ng kung ano ho yung mga dakilang bagay na ginagawa o gagawin pa ng Diyos sa pamilya pong ito. Kaya salamat po sa Diyos nang lahat ng ito'y nangyayari, hindi ho aksidente. Kundi ang lahat pong ito ay ayon sa
plano ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po sa pamilya po, suba, anumang itong pinagkatiwala ng Diyos, anuman yung ginagawa at gagawin pa ng Diyos sa buhay ninyo, mga kuya, mga ate, una syempre, kailangan lagi yung pagkilala sa pangalan ng Panginoon. Kailangan nandun yung pasalamat, nandun yung pananalangin, kilalanin nyo lagi ang Diyos na siyang tumutulong, kumukupkop at nagmamalasakit. Ginagamit lang ang tao. Ginagamit lang sila Kuya Tekram para mapabuti yung kalagayan ninyo. Yung concern nila, yung malasakit, yung pagmamahal, yung tulong, lahat ng yan ay mula sa Panginoon. Ginawa nila yan dahil una, mahal nila ang Diyos. At mahal nila kayo. Mahal namin kayo. Kaya kami nandito ngayon, hindi lamang po para i-celebrate itong araw na ito, kundi natural, kailangan, ang ginagawa po natin ay napararangalan ng Diyos. Kumbaga, para maranasan natin yung proteksyon, yung patuloy na kabutihan, katapatan ng Panginoon, always, i-connecta yung buhay. Kaya po mahalaga yung pananalangin. Kinakailangan, nandun yung pagmamahal sa Diyos, nandun yung pagmamahal sa kanya pong mga salita. At yung pinagkakatiwala ng Diyos, pangalagaan nyo yan. Ingatan nyo yan. At lagi na gamitin sa karangalan po ng ating Panginoon. Huwag nyong sayangin yung napakagandang pagkakataon na ibinigay ng Diyos, patuloy na ginagawa ng Diyos. Gamitin nyo lagi buhay ninyo, talento ninyo, resources ninyo, itong bahay na ito, o ano paman ang pinagkakatiwala ng Diyos sa karangalan, kalwalhatian niya. Always na maging ang Diyos ang maging una sa lahat, maging sentro ng buhay, at siya lagi ang ating maging sandigan. Siya yung lagi nating sangguniin sa buhay natin para yung pag-iingat, pagpapala ng Diyos ay laging maganap sa pamilya pong ito. Yung paghahandog o pagdededicate, isang pong paraan po yan na kinikilala po natin ang Diyos na siyang tunay na nagmamay-ari. Paraan po yan ng pagpapasalamat. Paraan po yan ng pagluluwalhati, pagpaparangal sa pangalan po ng ating Diyos na buhay. Gusto natin siyempre, higit na mapagpala, tuloy-tuloy na pagpapala, kailangan ihandog lahat. Ipagamit ang lahat sa Diyos anuman yung pinagkakatiwala po niya sa atin. Marami hong kayang gawin, maraming kayang ibigay ang Diyos sa buhay natin. But always remember, meron pong hinahanap ang Panginoon. Sa atin pong lahat, sa pamilya Suba, ano yung hinahanap ng Panginoon? Isa lang naman ho, pare-pareho lang naman eh. Maging mabuti at tapat na katiwala ng ating Diyos. Kung hindi ang Diyos ang kasama ho natin, kung hindi ang Diyos ang siyang napararangalan, naluluwalhati, papunta ho sa kawalan ang lahat. Kahit na gaano karaming kayamanan, kahit gaano galing o husay po natin, kahit gaano katindi yung kapangyarihan, kasikatan o katanyagan ho natin, kung hindi naluluwalhati ang Panginoon, kung hindi ho nagaganap ang plano o kalooban ng Diyos, wala hong saysay, papunta ho yan sa kawalan lang. Kaya salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito na kahit sa simpleng sandali lang ay maihayag po ang mabuting balita o ano ho yung nais ay bigay na mensahe po ng Panginoon sa araw pong ito. At mangyari lagi ang kanyang kalooban. So sandali pong ito sa pagdededicate po natin o dito po sa house blessing and dedication na gagawin po natin ay syempre po, biblical yung atin hong paraan gagawin. Natural, gagamit po tayo ng oil dahil dito po sa Exodus chapter 40, basahin ko lang po sandali, just to give you an idea, bakit ho oil? Bakit hindi po tubig? Sabi ko nga dito po sa Exodus 40 verse 9, pagkatapos kunin mo ang langis na pantalaga at wisikan mo ang buong tolda at ang lahat ng kagamitan doon, italaga mo iyon at ang lahat ng kagamitan doon upang maging sagrado. Isunod mong italaga ang altar na sunugan ng mga handog at ang mga kasangkapang nito upang maging ganap na sagrado. Pahiran mo ng langis ang palanggana at ang patungan nito upang maging sagrado rin.
Si Aaron at ang kanyang mga anak ay dalhin mo sa pintuan ng tabernakulo at paliguan mo roon. Pagkatapos, isuot mo kay Aaron ang sagradong kasuotan at pahiran mo siya ng langis. Sa ganitong paraan mo siya itatalaga bilang saserdote ko. Palapitin mo rin ang kanyang mga anak, bihisan mo at pahiran ng langis tulad ng ginawa mo sa kanilang ama upang makapaglingkod sila sa akin bilang mga serdote. Dahil sa pagkapahid mo sa kanila ng langis, mananatili silang mga serdote habang buhay. May napansin ba kayo doon sa oil? Meron pong pahiran mo, wisikan mo, di po ba? Yung ginamit sa pagtatalaga po doon sa tabernacle o doon sa tolda. Ito po yung pansamantalang naging dwelling place po ng Lord before. Nung ito po ay talaga sa Diyos upang ito raw po ay maging sagrado, maging banal. Ito po yung inutos na gagawin. Simple po yung kaparaanan. Paano siya magiging sagrado, magiging banal? Yun po ay ayon na ho sa sinabi ng Panginoon na kapag ginawa po yun, na itinalaga po yung tabernacle, yun po yung mangyayari. What I mean po, yung mga bagay po na ang Diyos na ho ang siyang gumagawa, huwag na ho nating itanong pa kung bakit, paano mangyayari, paano magiging sagrado, paano magiging banal. Basta ang sa atin ho, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos, ito yung paniwalaan natin, ito yung tanggapin natin, ito yung gawin po natin. Yun po yung bahagi natin. Paano po mangyayari mga bagay na yon? Yun po ay alinsunod na lang kung ano ho yung nais papangyarihin ng Diyos ayon sa kanyang kapangyarihan sa Diyos na ho yun. Amen po ba? Kung paano magiging sagrado, magiging banal, kung paano ang bahay na ito, ang pamilya pong ito ay mapagpala, mapagpapala, ang Diyos na ho ang gagawa po noon. Tayo instrumento lang para gawin po yung according sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pero yung kung paano mangyayari, paano gagawin, kung kailan, sino-sino ang gagamitin ng Panginoon, bahala na po ang Diyos po doon. Let us all pray muna po bago po tayo pumunta sa iba't ibang bahagi po ng bahay. Pwede naman pong ikutan to mamaya, no? Ayan po, mahirap naman po yung bahay ang iikot, ano po? Sige po, let us all pray muna po. Dakila po namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagagalak, nagpupuri sa iyo, Panginoon, na sa araw na ito, alam po namin, ng lahat ng ito'y nangyayari according to your plan, O Lord God, according to your will, dahil ito po yung ibig namin mangyari o magawa sa araw pong ito, Panginoon. Hindi ang ayon sa gusto namin, hindi ang ayon lang sa iniisip po namin, kundi ang nais po namin, maparangalan ka at maluwalhati sa araw pong ito, Panginoon, sa house blessing and dedication na aming gagawin pong ito. Ito'y aming tinatalaga po sa iyo, Panginoon, at mangyari ang anumang nais mo, Panginoon, anumang kalooban mo sa pamilya suba, Panginoon, sa bumubuo ng pamilyang ito, sa kanila pong bahay o sa kanilang tahanan. Ang lahat ng ito, Diyos, buhay po ng bawat isa, anuman po yung kakayahan, Lord, maging ang mga resources po nila, gamitin mo po ito para sa iyong karangalan at kaluwalhatian lamang. Lord, sa aming bahagi na gagawin, sa aming pananalangin, sa pag-speak po namin ng blessing or blessings, O Lord God, sa buong pamilyang ito, maging sa tahanan pong ito, mangyari pong lagi ang alinsunod sa iyong nasa o anuman ang kalooban mo, maganap po ito. Gamitin mo lamang po ang bawat isa na maging daluyan ng iyong matinding pagpapala at ng iyong matinding kapangyarihan. We welcome you. We acknowledge your presence in this place, O Father God. At aming pinapahayag, dakilang Diyos, ang kaligtasan, ang kagalakan, kapayapaan, buhay na pag-asa, yung pag-ibig, pagpapala at lahat ng mabubuting bagay ay aming dinideklara sa pamilya pong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpak. So, palakpak po natin ang Lord. Sige po, para po meron po tayong bahagi. Sandali lang naman po ito. Kuha lang po kayo ng konting oil tapos i-anoint po natin or saan nyo po gusto.
Kumbaga sabi nga, pahiran natin ng langis para ito po'y maging sagrado po yung bahay po ito. Okay po, sige po, kuha lang po kayo. Tada patak po nito, 100. Sige po, saan magsisimula? Sa magkakapatid po. Sige po. Sige po, pahit. Thank you, Lord. Patatagin niyo po yung sama, mas patatagin niyo pa po yung sama namin. Tapos itong bahay po namin, salamat po sa mga biyaya, mga blessing. Magsilbing ano pa tong bahay po namin na mas lalong maging close kayo. Bago natin simulan yung pagkain, may rin nakahanda si Kuya Jano na ano. Sige po, eto na po yung last po na gagawin. Ay po'y manalangin. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong patnubay po sa amin. Sa araw na ito, Panginoon, sa aming pong ginawang house blessing and dedication, O God, na napakahalaga ng pagkilala po namin sa iyo bilang Panginoon, Diyos ng aming pong buhay. Hallelujah na siyang naglalaan ng lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. At sa aming ginawa, Panginoon, na pananalangin, pag-bless po, Lord God, sa pamilyang ito, sa tahanan pong ito, dakilang Diyos, nagkakaisa po kami, Panginoon, na anuman ang pinagkaisahan po namin, anuman ang diniklara po namin sa aming pananalangin, ito po'y kinatagpo mo na, ito'y pinapangyari mo na, simula sa sandaling ito, mangyari, O Diyos, ang ayon sa iyong plano, anuman ang kalooban mo, ang kapangyarihan mo, ang patuloy na dumaloy sa pamilya pong ito at sa kanila pong tahanan. Sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat. Maging, O Diyos, sa mga pagkain ito na pagsasaluhan po namin. Salamat, O Diyos, sa lahat ng ito ay maluwalhati ka at maparangalan lagi sapagkat alam namin ito'y mula po sa iyo, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus na aming pong Panginoon. Amen. Palakpakan ang ating Diyos. Kuya, bago daw tayo kakain, merong may kakantayin si Kuya Jano. Kuya Jano, go! Nagigitarahan ko. Oh Diyos, ikaw'ng tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng ulan ko. Ginawa mo na pag-ibig mo ay tupa at pag-asa. Makasama po ako. Diyos, wala nang papantay sa kabutihan. Thank you.
kabaligan na iyan para sa amin, Panginoong Jesus, kahit na magliwanag ka sa buhay ko, amin naman. Talakpakan naman po si Kuya Jano. Galing. O, simulan na natin ang pag... ano? Bucket of chicken. Oh, kain na tayo. Thank you. Yan po yung ating brother-in-law. Very happy? Mm-hmm. 31 yun. 31 ano? Sana Tita Lota, madami mo nakakamiss sa inyo. Kumusta daw po kayo? Po, Makay. Magandang umaga po sa lahat. Lahat na tumulong po sa aming mga pamangkin. Mm-hmm. Thank you. Nako, Tita Lota, i-update ko kayo mamaya thank sa... Thank you, very, many thank you, Sir Ram. Sa mga nagpabot ng pagmamahal. Ay, salamat po ah. Mm. Gugulati ko kayo mamaya. Baka maiyak pa yan, may sakit sa puso yan. Ay, dapat pala, huwag niyang malaman oh, muna. Maka... surprise, baka madiba. Daan-daan lang. Oo, ibulong mo lang muna pala.
kayo ng kamalisyon. Okay. Sige na, hag niyo si Tita Tito. Kuya Rick, hag mo si Tito. Masanay na kayo sa ganyan. Hag. Tito, si Kuya Brian, yan. Maganda yung ganyan, masanay tayo sa ganyan. Hag mahigpit si Tita. Dalawang kamay.